Opo, ayan. Tayong tao. Ayan, ba't kayo nandito? Ay, hello, sir. Ay, fantastic morning po sa inyong lahat. Dahil yung bakanting upuan. Baka mamaya magpain yung mga yan. Diba? So, meron pa po bang mga hindi pa member dito? Taas ang kamay ng hindi pa po miyembro. Si sir? Sige sir, taas mo. May mahuhulog dyan mamaya. Si ma'am. Si sir, dalawang kamay. Hello! Yan. Si ma'am. Dito, meron pa? Bakit ang iiliit? Mamaya mahuhulog dyan 1,000. Diba? Ayan, si sir. Ang madami din. Diba? So, unang-una, salamat sa pagpunta. Diba? I know today is Sunday. Tama? And today is Father's Day. Sino ba yung mga tatay? Pwedeng tumayo yung mga tatay. Yan. Ayan. So ano, batiin natin sila sabay-sabay. Happy Father's Day! Diba? Sana nandito kayo nung Wednesday. Kasi namigay kami ng mga regalo sa mga tatay. Sayang. But anyway, yon, maraming salamat sa pagpunta. I know Sunday ngayon na sana, diba, nagsiselebrate, nanonood, nagpapahinga, lalo na kung may trabaho ka bukas. Tama? Pero binigyan mo kami ng oras. Okay? And naisip mo ba bakit? Sa dinami-dami ng pwede mong puntahan, bakit kaya ako napunta dito? Ano kayang dahilan? Whatever the reason is, di ba? Pinangakuan ka man na magja-jollibee kayo, tapos bigla ka niliko, di ba? O blackmail ka pa, na tipong pag di ka sumama, magkasulayan na tayo ng kandila. May ganon. May pinilit ba? May sinako ba? Wala naman? Wala. Very good. Buti pa kayo. Ako si pinilit lang. Pero yun yung pinakamagandang pilit na nagpapilit ako. Diba? 2016 when I was invited to do I-Fern. Okay? Nurse po ako by profession. Pasensya na wala akong slides. Ha? So dito lang kayo sa akin titingin. Wala dyan. Dito lang. Focus. Wala lang ako masyadong makeup ngayon. Pero carry lang. Diba? So 2016 po, actually, mag-a-abroad sana kami. Oo, kasi nurse ako, ang asawa ko, nurse din. And the reason why kaya ako nag-nurse is gusto ko talaga mag-abroad. Tama ba? So kasi, kung ordinary person ka sa Pilipinas, mas gugustuhin mo na mag-abroad kesa mag-stay sa Pilipinas. Tama? Sino yung pangarap mag-abroad? Lahat, di ba? Lalo na ako, ang tatay ko, OFW. So alam ko na para ma-provide ko yung kailangan ng pamilya ko, kailangan ko mga ibang bansa. Okay? So ano nangyari? Bakit ako nandito? Nung time na yon, nag-exam na kami, nag-English exam na kami, nag-placement fee na rin kami, marami na kaming prosesong pinagdadaanan. Biglang dumating yung I-Fern. Okay? The reason why, blessing din siya sa amin kasi yung tatay ko po, na sinasabi kong seaman for 27 years, biglang umuwi, may sakit. Oh, anong sakit? Nagkaroon siya ng lumbar problem. Pag-uwi niya, hindi siya makalakad, sobrang sakit ng katawan, manhid yung paa, sobrang payat, basta in pain siya, kitang-kita mong in pain. And ang sabi ng mga doctors, ooperahan siya. Okay? Name it, lahat ng magagandang hospital po, gusto operahan po siya. Lalagyan po siya ng bakal sa likod. Cardinal, Makati Med, St. Luke's, Manila Med, lahat po na magaganda. Okay? So here comes I-Fern. Nakilala ko yung I-Fern. Okay? Sabi, kapatid ni Fernsie. So doon, may bonus point na sa akin. Tama? Kasi lahat tayo kilala si Fernsie. So bonus, so sige na nga. Nag-member ako, pinatry ko sa tatay ko po, 1 linggo lang po ng pagsubok ng produkto. Hindi na po siya inoperahan. Okay? Ang sabi niya, anong pinainom mo? Parang okay na ako. Diba? And that was 7 years ago na po, ngayon. And to tell you, hindi po siya naoperahan, normal na normal po ang buhay. Kanina nandyan sa likod, bumaba lang. O, nandyan po siya sa labas. Mamaya, pwede kayo magpa-picture at hawak-hawakan niyo kung totoo. Totoong-totoo po yun. Okay? So, yun na. Napapasok na kami sa I-Fern. Nabuksan na yung isip namin sa I-Fern. Pero ang tanong, sabi, networking daw.
doon na tayo nagkatalo. Diba? Kasi ayaw na ayaw ko po ng networking. Nung nakita ko yung bilog-bilog, gusto ko pong matunaw. May ganun ba dito? Diba? Parang, ito po, left and right. Ay, siya na yan eh. Yung sinasabi ko eh. Diba? May mga ganun? Lahat po halos ng top earners, pare-pareho po ng kwento. Kasi sa totoo lang, yung magre-recruit ka, yung mag-i-invite ka, di ko po yan ginagawa before. Tapos sasabihin mo sa akin, kailangan kong gawin. Diba? So ang nakakatuwa naman, maganda ang produkto. Solve na ako eh. Diba? Napagaling tatay ko. Nakita ko yung opisina. Imagine this building. Sa lahat ng nakita kong networking, ito lang ang may building. Aminin nyo. Diba? May warehouse. Sa lahat ng networking, tayo lang ang may warehouse. Okay? Balik kayo. Monday to Saturday, tinutour namin kayo sa warehouse. Tapos may planta pa. Diba? Tapos si Sir Tom, yung may-ari, na-feature sa libro, sa TV, sa magazine, diba? CNN, na-interview pa ni Isko Moreno. Napanood niyo yun? Si King Panda. Tapos may bonus pa si Madam Kim. Diba? Na talagang gustong-gustong maging kaibigan ng mga artista. Tapos, ano rin, siya yung nagpasimuno ng I-Fern Care. So, pag sinabing kumpanya ni I-Fern, solve na solve ako. Promise. Ang problema, ito na. Ewan ko kung pareho tayo. Basta ang dami kong mga excuses nun sa nag-invite sa akin. Kasi gusto ko lang talaga ma-try siya, yung product. Okay? So, nung in-explain na yung business, ayoko talagang maniwala. Kasi bakit? Ako po ay nurse. Diba? Ang networking, hindi ko naman yan linya. Tama? Meron pa ditong pinanganak networker na? Diba? O nung tinanong teacher, ano gusto mo paglaki mo? I want to be a networker. I want to do bilog-bilog. Wala naman, diba? So sabi nung nag-invite sa akin, kapatid, hindi naman talaga linyang networking. Diba? Kasi ang mga nililin niya, yung pagiging doktor, pagiging nurse, yung inaaral yan eh, pagiging engineer, architect, lawyer, yan yung nililin niya. Eh sabi ko, eh paano ngayon, hindi nga po ako marunong. Ang sabi niya, aaralin lang natin. Okay? Ang maganda, yung pinakitang capital or membership, ang tinrip ko lang siya na parang tuition fee. Okay? Na nag-aaral ka, at the same time, yumayaman ka. Sabay na siya. Bukod sa may produkto na, tuturuan pa pala akong yumaman. So okay lang pala kahit hindi ko linya. Tama? Kasi yung pagiging doktor, inaral yun ng napakatagal. Diba? Hindi ka naman inasnap, doktor na. Hindi ka naman ang pagkakanak mo, may stethoscope ka na. Inaral din po yun. Napakahabang panahon bago maging doktor. At bago maging mayaman na doktor, that's another process. Okay? So sa mga hindi linya, solve tayo. Diba? Huwag na huwag nyo sasabi mamaya sa nag-invite sa inyo, hindi ko kasi linya. Diba? Pangalawa, ano pa? Mahihain po ako dati. Sobra. Sino yung mahihain? Mahihain. O si sir, mahihain. Mahihain, di ba? Hirap kayo, mag-aalok. Ang alam ko lang naman bilang nurse, magturok, mag-BP, magbigay ng gamot. Di ba? Tapos bigla mo kung pagbebenta, ay nakakahiya po. Hindi ko po yun kaya. Pero sa totoo lang, sabi nung nag-invite sa akin, pag mahihain ka, di ka talaga yayaman. Diba? Kahit nga pag nag-apply ka ng trabaho, di ka naman pwedeng ini-interview ka, diba? Hindi ka naman pwedeng nahihiya. Hindi ka matatanggap. Tama? Hindi pwedeng, anong kaya mong gawin sa kumpanya namin? Di ka naman pwedeng ihiya-hiya, diba? Kasi di ka talaga matatanggap. Magkano gusto mong sweldo? Bahala na po kayo, nahihiya po ako. Di mo pwedeng ganon. Tama? Eh ito pagyaman, tas ikakahiya mo. Diba? Tama. So, bawal ang mahihain, ha? Hindi pwedeng sabihin sa nag-invite yan. Ako po ay hindi nandito para i-convince kayo. Pero gusto ko magawa niyo yung tamang desisyon na naging desisyon ko 7 years ago. Okay? So, kung hindi tayo pareho ng desisyon after this,
hindi tayo pareho ng kapalaran. Tama? Hindi tama yung desisyon mo. May tama ka. Charot. Kasi mamaya malalaman nyo anong nangyari sa akin. Actually, wala akong slides. Pero ikwekwento ko sa inyo. Diba? Tapos, hindi rin ako business-minded na tao. Meron ba dito mga business-minded? Mahilig magnegosyo? Wala? O, si mo mahilig. So, anong tawag sa inyo? Employment mindset. May ganun ba? Diba? So, if there's such thing as business-minded, meron din palang employment mindset. Tama? Meron din palang OFW mindset. Kasi lahat tayo gusto natin mag-abroad. So, OFW mindset tayo, di ba? Dami nagtaas ng kamay kanina. Walang ganun. Reality, sa Pilipinas, ang may negosyo, siya ang yayaman. Totoo yan. Pag nakakita kayo ng may kotse sa daan, empleyado o negosyante, yung nag-LRT, naglalakad, nagta-tricycle, nag-jeep, empleyado, doon palang kitang-kita mo na kung sinong mayaman eh. Diba? So yun. There's no such thing as business-minded. Reality, kailangan nating magnegosyo. Even naman yung mga tao nag-a-abroad, diba? Nag-iipon para mag-negosyo. Normally, Pilipino, magtatrabaho from, ano bang starting ngayon ng pagtatrabaho? 21 years old? Kasi graduate ako 19 eh. Ano bang taon ngayon gumagraduate? 22. Magtatrabaho ka ng 22 years old hanggang makaretire ka ng 60. Diba? Makakaroon ka nga ng retirement. E paano kung kaya mo pang mabuhay pala for 82, 90 years old? So saan mo pupulutin yung 30 years mo na bubuhay pa sa Pilipinas? Or sa mundo? E nag-retire ka na. Tapos, ang ending pa ng mga Pilipino, nilagay pa sa negosyong mali. Tama? So, yung pinaghirapan mo ng 30 years, 40 years, nabunta lang sa wala. Tama? So, lahat yan, in short, hindi ako nakalusot. Okay? Mahiyain, di ba? Hindi ko linya, di ba? Pangatlo, hindi po ako marunong magnegosyo. Pero may pang-apat pa. Baka makaka-relate na talaga kayo ng bongga. Wala akong pera. Talaga akong pera nun. Maganda lang kotes ko, pero hindi ako mayaman. Oh. So sabi nung nag-invite sa akin, di ba? Kung wala kang pera ngayon, the more na dapat mo ka pala lalong mag-I-Fern. Bakit? Kasi pag hindi ko daw yan ginawa ng paraan ngayon, next year, problema ko pa din yan. Diba? Alam mo, may masakit pa siyang sinabi. Diba? Kung 30 years old ka na ngayon, 40 years old ka na ngayon, 50, 60, 70 years old ka na ngayon, problema mo pa, kahit yung 9-5, nakakahiya yun. Diba? The more na dapat, nag-a-I-Fern ka. Imagine, si kwenta ka na wala ka pang 9-5 na mailabas. Kakaya. Wala ka kahit 9-5 sa savings mo. Diba? Sorry ha, may natamaan ba? Wala ko pinapatamaan, kayo naman, doon ako nakatingin. Diba? Totoo yun eh, reality hits talaga eh. Shucks, huwag niyo na akong sagutin kung meron kayo o wala. Pero dapat, the more na lalo kang mag-I-Fern, kapatid. Hindi problema ang pera. Pangalawa na yung pera. Alam nyo kung ano yung una? Na kailangan nyo? Lakas ng loob. Kasi pag malakas ng loob mo, magagawan mo na ng paraan yung pera na pang-join mo dito. Tama? Kasi mahirap naman yung wala ka na ng pera, wala ka pa lakas ng loob dahil mamatay ka na. Mamamatay ka ng mahirap. Diba? So ngayon, buuin nyo ang desisyon ninyo na gusto nyo baguhin ang buhay nyo. Okay? Ngayon, buuin nyo, lakasan nyo po yung loob ninyo para mag-join sa I-Fern. Okay?
Meron namang may pera, pero mahina ang loob. Di ba? Wala rin. Tama? So, kailangan lakasan ng loob. Okay ba yon? Sino yung maglalakas ng loob na mag-I-Fern? Parang member na kayo. Oh, si sir. Si sir yung hindi pa member. Magbe-member ka na? Oh, palakpakan natin si sir, di ba? Maglalakas loob, mag-I-Fern. Yun lang talaga ang puhunan. Kasi guys, wala naman ditong yung mga top earners o kumikita ng malalaki na mayaman na agad nung nagsimula. Wala pong ganun. Okay? Meron ngayon yung mga doctors, yan, sabihin natin may pera talaga yan. Pero most of the distributors or top earners, mga dating nga, baon pa sa utang eh. Si Upline Zach yung nag-invite sa akin. Nung nag-join siya sa I-Fern, negative 5 million po siya. Yun ang utang niya. Okay? So kung may savings ka ngayon, lalo na kung may credit card ka, sino may credit card? Meron? Day, plastic lang yan na matigas. Okay? Napakaliit na card. Yun ang importante, may laman. Member ka na ba? Si Sir D pa, di ba? May credit card ka ba? Debit. Wala ka rin debit? Anong work mo, sir? Ay, pastor. Ah, sige po. Ay, wala palang ganun sa pastor. Sir, maganda to para sa'yo. Kasi, di ba, nasa Bible naman yan eh. Tama? So, makaka-help ka sa mga tao mo. Oo. Di ba? So, perfect na perfect. Napakalaking advantage yan. Okay? So, nung nako-convince na ako nung nag-invite sa akin, naisip ko naman ngayon, medyo busy ako. Di ba? Sino mga busy? Busy. Daming busy ah. Busy, di ba? Kasi nag-aalaga ako ng anak. Tapos nag-online-online selling ako. Pero sabi sa akin nung nag-invite sa akin, lagi siyang may sagot. Hindi ako makalusot. Di ba? Sabi nung nag-invite sa akin, ano daw yan? It's just a matter of priorities. Priorities. Ano bang pinagkakabisihan mo? Okay? Sa pinagkakabisihan mo ba, yumayaman ka ba? Kasi kung hindi, mali ang pinagkakabisihan mo. Ba't di ka magpakabisi sa pwedeng magpayaman sa'yo? Tama? So sa I-Fern ka magpakabisi. Dahil dito tayo yayaman. Tama? Tama, kaya dapat kahit linggo talaga inaaral yung business. Okay? So solve. Wala akong lusot. Anong nangyari sa amin? 7 years in I-Fern. Gusto nyong malaman? Gusto nyo? Ang kinita po, walang kayo ng whiteboard. Ang kinita po ng family namin doing I-Fern business, 200 million mga kapatid. Hindi biro. Tama? Monthly po, 1 million buwan-buwan. Redundant. Monthly, 1 million pesos. Anong puhunan ko? Lakas ng loob. Perfect. Kasi wala naman ako 1 million nung nagsimula. Okay? Ilan ang kotse namin? Nagtanong kanina yung speaker. Sino may 10 kotse? Kami po, from I-Fern. 12 po, sasakyan galing sa I-Fern. Diba? Anong puhunan? Lakas ng loob. Yung may card dyan, iswipe mo na yan. Huwag mong palampasin yan. Ang swerte mo nga, may card ka eh. Diba? Ay, nilapit niya talaga. Sige, mag-explain tayo ng konti. Tapos, ito pa. Sa family po namin, we are 4 presidential directors na. Okay? Ako po ay Sapphire Presidential Director. Yung mama ko, yan, nandiyan sa likod. Sa upper presidential director din po siya. Ayan. Yung husband ko, lumabas. Presidential director din. Mm-mm. Yung tita ko po, presidential director din. Pamilya po kami. Kasi ang common sa mayayaman, yung SM, di ba? Pamilya yan eh. Gokong way, pamilya. Eh di pinamilya na rin namin. Ginawa na naming family business.
Okay? Sa bahay, pag nag-picture taking, kahit mga bata, automatic nakaganyan yan. Diba? So, sa mga member na, sino yung naka-premium plus? Marami. Naka-family package. Oh, marami na rin. Pero ang advice ko sa inyo, mag-family package po kayo. Kasi kung pagyaman din lang ang pag-uusapan, idamay mo na lahat. Huwag ka nang magtira. Diba? Pamangkin mo, kapatid mo, anak mo, apo mo, isali mo lahat. Kasi sayang eh. Alam nyo yung nilabas naming puhunan po. Is, ito, 332,500. Wala nang bulahan. Dederatsahin ko na kayo. Kasi pag sinabing 9-5, yayaman, joke yun. Di ba? Sa kaya nakitang 9-5 na yayaman. Walang ganon. So tatapatin ko na kayo. 66-5, yayaman? Pwede, pero mabagal. Oo, kumbaga, kung naka-premium plus ka, kung pupunta ka ng Davao, naka-bayland ganyan, kotse ka. Di ba? Pero kung naka-family package ka, eroplano to ate, kuya. Mabilis. Ganun kabilis. Di ba? Kumbaga, pag nagsalo, pag nagbagsak ng blessing sa Lord, ang pansalo mo dito, swimming pool. Ganun katindi. Okay? Sa 332,000, ang produkto mong marireceive, 338,000. Okay? It's either gamitin mo, ibenta mo. Pag binenta mo, tubo ka na. Tama? Okay? Tapos, ito na, may ROI ka kagad. Wala ka pang ginagawa, wala ka pang binibenta. Alam niyo kung magkano? 72,000 pesos. Wala ka pang ginagawa. Okay? Mag-isip tayo ng negosyo na 332,000. Ano sa tingin nyo? Feeling ko yung water refilling station hindi napasok eh. Kasi 500,000 na yan minimum. Tama? So baka pwede ka mag-franchise dito, yung maliliit na franchise. Tama? Ang tanong, yung 72,000 kaya, kailan mo makukuha? Huwag na muna yung mabawi sa franchising. Matagal yon, alam ko yon. Kasi bon-bon, maglalabas ka, magpapasweldo ka, babayad ka ng renta. Diba? Pero dito, wala ka pang ginagawa, may 72,000 ka na. Kung nasa bangko lang yung pera mo na to, tulog yan dyan, kapatid. Diba? Minsan nga, may kaltas pa eh. May tax pa eh. Lalo kung naka-time deposit. Diba? Pero okay lang daw. Kasi pag December, may libreng payong at kalendaryo. Oh, pwede na. Kasi mahilig naman kayo sa libre. Diba? O may libreng, ano, eco bag. Tama. Hindi yan tutubo ng 72,000 sa bangko. Tulog na tulog ang pera. Alam nyo, nung naintindihan ko to, nilabas ko lahat ng pera ko sa bangko. Kasi hindi ko man alam dati. Wala man akong pera. Diba? Tapos, each family member will receive 200,000 insurance. So, total 1 million pesos. Bonus lang. Good to know. Kung gusto nyo subukan, pwede din naman. Subukan nyo si I-Fern. Diba? Tapos, may 20,000 po na hospitalization benefit. Pag naputulan ka ng daliri, marireceive mo po yan. Pwede rin nating subukan. Diba? 100,000 sa buong pamilya. Okay? Ito po yung nilabas namin 2016. Ngayon, 2023 na, magkano? Ito ko lalagay. 200 million. Nagtataginting po. Mm-mm. Yung tatay ko, ang tagal lang tumataya sa loto, hindi pa kinikita yung 200 million. Di ba? Ang masakla po sa iba, gustong manalo, hindi naman tumataya. Day. Diba? Sa I-Fern po, araw-araw para kang nanalo sa loto. Ganon ang feeling. E di dito ka nalang tumaya. Isang beses lang naman to eh. Hindi naman to katulad ng traditional business na monthly, yearly.
'Di ba? Kung ano yung nilabas namin noong 2016, yun na po yun. Wala na kaming dinagdag. Okay? So, sulit ba? 200 million? Malaki ba yung 332,000? Napakaliit. Compare mo sa 200 million. May 12 kang kotse. 'Di ba? Ang relo ko po, 2 million ngayon. 'Di ba? Hindi ko suot yung 4 na million na sasawa ko. Okay? So, napakasarap pong mag-I-Fern. Kung busy ka sa labas, okay? Pag-isipan mong mabuti kung tama ba yung binibigyan mo ng oras or pinaglalaanan mo ng oras. Isipin mo. Okay? Huwag na huwag kang papayag. June po ngayon. Next year, 2024, not 6 months na lang. Ang bilis ng panahon. Di ba magdadasal ka na naman sa January? Lord, kailan kaya mababago buhay ko? Sana ngayon taon na ito na yun, payamanin mo naman ako. Pero ang gagawin mo, yung ginawa mo pa rin noong 2023. Wala kang binago. Wala kang dinagdag. Okay? Huwag na huwag kang papayag na sa December, napakaagang preparasyon, 6 na buwan, na wala kang maihanda kahit lechon. Baboy ha, hindi manok. Diba? Ano ba naman yung 6 months ang preparation mo para maginhawang maginhawa ang Pasko mo ngayong taon? Gusto niyo yun? Napaka-advance natin mag-isip, no? 6 months. Yung nanay mo, maisha-shopping mo. Diba? Mabibilhan mo kahit bagong ano, ano yung tawag dun? Saya. Diba? Duster. Diba? Yung mga anak mo. Maisha-shopping mo ngayon sa Mega Mall, hindi puro Divisoria. Diba? Tiangge, palengke. Diba? Tipid-tipid. Diba ganun tayo? Tung ipupunta tayo ng mall, pag titingin kayo ng sapatos, ano una niyong tinitingnan? Ilalim agad, diba? Pangit naman. 2,000 eh. Tama, yun ba yung gusto niyong buhay? Minsan, we always say na, gusto ko simpleng buhay lang, di ko naman kailangan ng ganyong million-million. Simple lang kaya ako. May mga ganyan ako narinig. Diba? Pero sometimes, you have to be careful sa definition mo ng simple life. Iba-iba tayo. Simple ba yon? Diba? Tuwing kakain ka sa restaurant, saan ka nakatingin? Sa pinakamura. At yun ang pinakamasarap. Yung pinakamura. Pag pupunta kayo ng mall, kasama yung mga anak nyo, anong bilin nyo? Ano yan? Oh, ba't pare-pareho kayo? Diba? Oy, pupunta tayo ng SM, wag na wag kang magtuturo. Pag nagturo ka, uuwi na tayo. Yun ba yung simpleng buhay? Yun ang gusto nyo simple? Diba? Yung pag nandiyan na si Judith, Juna, di na alam kung saan kukuha ng pambayad. Yun ba yung simpleng buhay? Hindi ba mas simple? Diba, no, pagkagising mo, nandiyan na yung breakfast, naluto na, kakainin mo na lang. Diba, yung mga damit mo, nailaba na, may naghatid na sa anak mo sa school, hindi mo problema ang mga Meralco, bills. Yun ang simpleng buhay. Diba, hindi naman ibig sabihin mayaman ka na sa I-Fern. So, ano ka na, hindi ka na maabot, hindi ka na kumakain ng toyo, hindi ka na kumakain ng isaw, paborito ko pa rin yung isaw. Mm-mm. Ang maganda lang pag mayaman, may option ka. Na pag medyo nasawa ka sa buffet na mga hotel, parang na-miss ko yung sardinas. Doon tayo, kain tayo sardinas. Kung maga pwede kang bumaba ng konti. Diba? Katulad ko, 7 years na akong hindi nagko-commute. So na-miss ko mag-commute. Nag-bus ako, pero sa Hong Kong. Diba? Oh, na-miss ko eh. Di ba? Sabi nung, kasi iniisip namin, anong gawin sa Hong Kong? Kuha tayo ng ano, van para misusundo hatid. Kung hindi, magkukommute lang tayo. Para na-miss ko mag-bus. Di ba? Na-miss ko rin mag-train. Di ba? Yung mga anak ko, first time makaupo sa bus. Yung 3 years old kong anak, first time. First time kaya ano siya, tuwang-tuwa siya sa train. Ayan na kanyang bumaba. Di ba? Pero pag iniisip mo yung trend dito sa Pilipinas, di bale na.
Di ba? So, ganon. Pag mayaman ka, anytime, pag may namis ka, di ba, pwede. E pag ang ulam mo lagi, sardinas, pansit kanton, anong next, pababa? Toyo. Toyo, asin. Wala, di ka maangat eh. Wala ni, hanggang sardinas lang ako eh. Diba? O, tricycle ka ngayon. Anong mas mababa sa tricycle? Lakad. Diba? Yung ba yung simpleng buhay? Mali. Masarap po yung maraming pera, promise. Totoo yan. Nakapagkaaway mo yung asawa mo, nakita ko yung asawa ko yun. Pagkaaway mo, umalis ka, mag-shopping ka. Tag-isa kami nasusokin eh, di alis ako mag-isa. Oh. Diba? Pag ako, pag may problema, upo ka sa Mercedes-Benz, mag-iiyak ka dun. Diba? Eh, pag mahirap ka, pag nagka-problema ka, nag-jeep ka. Putang inang asawa yan. Diba? Kawawa. Charot. Hindi. Buksan niyo yung isip po ninyo. Yun ang importante. Lakasan niyo yung loob niyo. Okay? Subukan niyo si I-Fern. Okay? Tandaan niyo yung araw na to. June 18, 2023. 6 na buwan bago magpasko. Pero ngayong araw, sinubukan mo si I-Fern. Hinding-hindi mo kami makakalimutan. Promise. Kasi sa Pasko, okay, may 50 mil ka, ihahanda mo lang sa lamesa. Gusto niyo yan? So mahaba pa yung panahon. Mag-I-Fern kayo. Okay? At sigurado ko, mangyayari sa inyo yung nangyari sa amin. So yun lang po. Thank you so much. I'm your SAFER Presidential Director, Reyma Dia, Jacinto po. Thank you.